puro mga bird, I mean, fish cards ang hawak niya, no? And nice, patay ang kinayupak na gadbag. Ang saya, wasted lahat ng time niya dumulungan, God. Datos Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spec Russians. Welcome to another subscriber submissions, ano? And today ang feature natin ay si Vinal, ano? Meron ulit siyang pinadala sa atin. And yung Double Lamb Animator ulit ang kanyang ilalaban dito, no? Now, habang wina-warm up natin, ano, ang kanyang laban, meron tayong bonus video dito at ito ang ating intro for today, ano? Alright, now, that said, meron lang akong topic na naisip banggitin ngayon, ano? Kasi lately, of course, ang matunog ngayon is yung Paris 2024 Olympics, ano? Alright, it started very, very controversial, ano? And to be fully honest with you guys, I don't really know kung anong pumasok sa utak ng mga organizers. But it seems to be a direct insult to Christianity, you know. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yun, I don't know kung meron akong makikitang video, and maybe I will put it up on the top right corner, no? Kung may link tayo dyan na makikita, so that mapanood nyo kung anong ginawa nila, no? And what's controversial about it. Anyway, on another controversial topic, which is something na nabanggit ng aking misis nga. Well, actually, it's been ongoing since nanalo si Carlo dun sa gymnastics. Now, dalawa na yung kanyang gold medal, and well done. That's some big achievement to be really proud of, ano. But the controversy behind it is yung issue between sa kanyang nanay, sa kanya, at saka yung girlfriend niya, ano. Now, here's the thing. Kayong mga fans, ano, hindi kayo dapat makisaw-saw sa issue nila, no? Kasi number one, I don't know kung alam nyo ba yung buong istorya. Well, ako for sure, I don't, right? And then, number two, hindi nyo alam kung anong hinain ni Carlo. Maybe meron siya mga bagay na sinasabi dun sa kanyang girlfriend na hindi naman syempre available sa publiko, no? So anyway, at the end of it all, let's say merong hindi magandang ginawa yung nanay niya, and then maybe merong sariling agenda yung girlfriend niya, no? But at the end of the day, choice ni Carlo yun kung sinong papanigan niya dun sa dalawa, no? But then again, of course, dyan sa atin sa Pilipinas, hindi naman lingid sa ating kaalaman. And actually, kahit saan sa mundo, mahilig ang mga tao sa ganyan, ano, i-complicate yung mga chismis. And then, meron na banggit yung misis ko, something about blood is thicker than water. So, you know what? I came across the proper quote sometime, somewhere, in the past, ano? And actually, yung tunay na quote dun is, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb, which is totally opposite kung ano yung pagkakasabi ng mga tao about it, ano? So, ibig sabihin nun, yung blood actually, sinanslate nila na blood is thicker than water, which is yung family mo ay mas matimbang kaysa sa ibang tao, whereas yung tunay na quote ang sinasabi niya doon is the blood of the covenant is thicker than the water of the womb, which means the opposite, ano. Ang ibig sabihin nun is yung mga bonds na finoform natin, yung mga relationships na finoform natin is actually mas matimbang kaysa sa pamilya, no? So, which is, there's truth to that. Kasi merong mga taong, you know, minamalas at naabuso ng sarili nilang parents, ano? Hindi nila kagustuhan yun, but it happens, right? Anyway, comment down below. What you think about this issue, no? And should it even be an issue at all? Okay.
So, let's go back to this match na. Pasensya na napa-extend. Either way, tignan natin itong match ni Vinal, ano? At mukhang poison team pala. Standard poison team ang nakalaban niya rito, no? At well, malaki-laki na ang damage and na-suicide na rin, nagamit na rin ni Vinal yung kanyang suicide feather. And here's the thing, ano? Buti na lang, konti lang yung poison na nailagay dun sa midline. At saka yung bird niya, hindi pa rin napatay na itong backline nung kanyang kalaban. And at the same time, andyan na yung mga healing budding ni ano, ni Vinal, ano. Excuse me. Nag-heal na nag-heal, lalo na pat dalawa pa yung natira, kaya itong poison na ito, kawawa naman, ano. So the thing with these poison teams, ano, kung makakapagtanim sila ng maraming poison ng maaga at walang heal yung kalaban, wow, napakalakas nila. Pero kapag ang kalaban nila ay may heal, eto ang nangyayari at namamatay sila ng Dioras. Nice win. Okay, so alright, eto ang ating next match dito. At mukhang double Dawn ng kalaban niya, no? Now, itong Dawn Axie na ito, recently lang, ano, mukhang fish hybrid. Nakalimutan ko ano yung ano eh, yung halo nito, no? Pero basically itong mga Dawn na ito ay mukhang mostly closely related sila sa isda, ano. Okay, so finally napatay niya na kagad yung isang unang-una. Well, the interesting thing is yung midline ang napatay niya ng Dioras dun, ano. Pero that's not to say, ayan, meron na namang Teal Shell na madaya yung kanyang kalaban. And tingnan natin, mukhang kakayanin niya ito. Oh yes, kayang-kaya, pak na laman eh. Nalamba siya ng Dioras doon, ano, dahil pula yung buhay ni Vinal doon. Saktong-sakto. And again dito, dahil mauna na naman si Vinal, naunahan niya na naman at na-maximize niya yung paggamit ng kanyang lamp. Pero you know what, meron din kasing heal itong hinayupak na kalaban niya, no? So medyo delikado pa rin. At dito gumamit na ng pang-suicide ang ibon ni Vinal. At mukhang tatapusin na ni Vinal ito, no? Yun. Ay, hindi pa din pala, Diyos mio. Oh my God, nakakatakot itong laban na ito. Kasi ito na ang huli. At buti na lang meron siya ng shooting song. At mukhang mapapatay niya ito. Oh my God, there you go. Nabuhay sa kasusuicide ng feathers. Ang galing. Okay, so next up naman, ang kalaban niya ay Dust Bug at saka Dawn na naman. So this is another typical team na nakikita ko lately dito sa 2K mark, ano. Yang mga lecheng God Bug na yan, ano. And usually, yung God Bug nila ang nasa midline. Parang yung isang video natin, ano, na about Go The Morning and finiture natin doon is kasi yung rank 1 nung time na yon is mga God Bug. So yun ang finiture natin that time. I will put the link up on the top right. Kung hindi nyo pa napapanood, go ahead and check it out, ano. Okay, so tingnan natin dito, no. So itong team na ito, meron din siyang jump ability, no. And hindi man Dark Swoop yung Dawn niya. Oh, okay, you know what? So I get it now, ano. Yung Dawn mukhang siguro it's a mix between bird and fish, ano. So kanina yung version ng Dawn Axie na nakita natin is puro mga bird, I mean fish cards ang hawak niya, no. And nice patay ang hinayupak na God Bug. Ang saya, wasted lahat ng card niya doon. Oh my God. So sumuko na agad. Anyway, ito naman mostly fish and bird cards naman yung hawak nung Dawn na yun kanina, no. So mukhang yun ang mix ng Dawn. All right. So tignan natin. You know what? Pag nasasabi ko yun doon, ang naaalala ko yung Dawn dishwashing liquid din. I don't know. Actually, hindi ko alam kung merong Dawn diyan sa Pilipinas, ano. Kasi ang mas sikat diyan is yung Joy dishwashing liquid, di ba? Dito, Dawn naman, Dawn dishwashing liquid ang sikat dito. Oy, so nice. Wasak ang mukha ng Shrimpinator niya. Tulog. At ngayon matutulog na siya forever. There you go. So nice. Okay, so etong kuha ni Vinal, talagang humataw pa ng dalawang Nemo, ano, bag siya. At hindi mo talaga namatay ang T5.
Yun, nice. Nagsayang pa ng isang card at saka ng isang energy yung kalaban niya para lang mapatay yung kung ano, no? Too bad wala siyang jump ability at kinailangan niya mag-spend talaga doon, ano? So, very nice, very nice. And then, damage ng maigi. I think papatay niya na itong plant na ito, no? Let's see. And tamang-tama, buti na lang, walang pang-heal yung plant at hindi na rin umabot yung heal niya kahit ganun pa man. So, sumuko na agad. Nice. Alright, dito naman, tignan natin. Ang kalaban naman ni Binel dito ay isang plant, fish, and mecha, no? So, merong jump ability. Nung una, unang tingin ko rito sa team na to, kala ko parang poison kasi nakita ko na yung mech na yan, ano, yung notorious na mech na yan na may sneaky bastard. Pero mukhang hindi kasi yung kanyang midline ay isang shrimpinator. Well, it's not actually a shrimpinator but you know, may shrimp siya sa likod, ano. Okay, so yun, tinira niya na at yun, nice. At naunahan niya yung kuwan, ano? Mukhang patay. Patay ang Shrimpinator ng kalaban niya at free cards na lang ang gamit nitong ano. At dahil walang lason, wala na. Wow, puro tap out. Mukhang tap out series itong magandang title dito is tap out, ano? Kasi puro tap out yung mga kalaban ni Binel dito, no? Lahat sila nagsusurrender. Okay, tingnan natin ito. And mukhang may god bug na naman, ano? By the way, this is our second to the last match. Now, make sure you stay tuned hanggang sa dulo kasi yung huling match dito, well, actually, yung bonus, there's another bonus video, no? Now, it's not the best kasi it's just, nirecord ko lang yun galing dun sa video na pinadala ni Vinal sa Facebook. Unfortunately, for some reason, ano, hindi na-capture yung buong screen ng cellphone niya nung ni-record niya yon. So, I don't know how his screen recording works sa kanyang cellphone, but it didn't work out that way. And unfortunately din, yung boses niya dun is mahina. So, gaya nung naunang commentating niya, unfortunately, mahina yung boses, ano. And I will see kung hanggang saan ang pwede nating itaas. But yung last time na max out kasi natin yung kwan, na max out natin yung volume and mahina pa rin talaga at saka malakas yung background noise, ano, which is pretty common maski ako pag nagre-record ako sa cellphone kaya ayaw na ayaw ako mag-record sa cellphone kasi nga makuan, no, maingay, very noisy yung background noise, malakas. So okay, so eto finally yan, babatuhin na ng itlog po. Tulog na naman all the way sa hukay. Alright, so dito naman. Uy, you know what? Ang weird. Ang weird, ah. I don't know. But again, meron na namang kala. Yung bang mukhang dapat is poison team. Pero hindi poison team yung nakikita ko, ano. At bagkus, meron siyang double backline killer which is yung mech niya. And then may Shrimpinator siya na bumubuo pa at ang ganda nung isda niya sa likod, ano? Tingnan mo, at in-evolve niya pa yung fin. So napakaganda tignan, ano? I wonder kung anong fin kaya yan. Yan kaya yung speed fin siguro, no? Okay, so hindi lang yun, meron pa siyang shell jab, ano? So pow! Nayupak 220. Napakalakas nung tira na yun, ano? But it doesn't matter kasi dito mamamatay-matay na ang kanyang mech and mag-isa na lang ang kanyang isda. Wala pang pang-heal. Tignan natin kung magta-top out din ba ito. Aba, at mukhang hindi magta-top out ang hinahiupang na ito, no? At malakas yung kanyang panira. Now, the thing is, yung kanyang shell jab. Okay, so yan, bumanat uli siya. And marami pa rin siyang energy, no? So, mukhang sinadya niya sigurong papatay yung front and mid niya. And then, itong killer axe niya. Ito ang papatay. Kaso nga lang, trinidor siya nung kanyang buntot na shrimpy. Dahil wala na siyang ibang card doon, ano. Pero you know what? Dahil mauuna pa rin siya, nauna na siya all the way sa hukay at finally nag-top out na, ano. Okay, eto na ang video ni Binel. And make sure, pakinggan nyo na lang ng maigi, ano. At medyo mahina yung volume. But nevertheless, maganda pa rin yung laban. At natawa na naman ako habang nakikinig ako sa iniisip ni Binel during the match, ano. Here we go. Okay. Test lang na, ano.
Yes, Mama Boy. Over. Okay. Si Angel. Auto-surrender ako dito, Lods. Auto-surrender. Naku po, auto-surrender to. Surrender ako to. Round 1 pa lang, papatay na yan. Ito, puti, si puti. Oh, shit. Wala pa lang ang trees. Tingnan ko pa ito, mabusan akong cards. So, ako lang kami tumapatay sa mga. Wala akong face. Patay tayo dito. Ah, malas. Magpas ako. Patay ako nito. Long time is yung tapos. Tapos. Magpaboy pa. Pero for energy siya. Kaya ko ito patayin.
Sir, kulang ako. Kukulang ako ng isang energy. Wala na yun. Pakatayin niyo natin. Nadiskartihan pa. Nakachamba pa ay lol. Nice game. Nice game, dudes. Nakachamba pa. Alright, so I hope nagustuhan nyo ang ating presentation for today, ang ating special subscriber submission galing kay Vinal, ano, na may kasamang kalakip na sarili niyang commentation sa isang live match niya, no, isang bonus video natin. And kung kayo ay naaliw dito, please go ahead and hit that like button, ano, and kung kayo naman ay bago, smash that subscribe button para hindi nyo ma-miss ang ating mga uploads, ano. And again, this is Patatas Origins TV bidding you, I will see you in the next battle.